friends, it's me, Kirk's Vlog. Welcome to my channel and don't forget to subscribe. Alam mo yun, alam ko yun. At yun nga mga ka-vibes, ang vlog natin ngayon, magluluto ako ng sinigang na bangus. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap natin mga ka-vibes. At syempre, mag-aano muna ako ng Cancun. Alam mo yun, alam ko yun. Ito mga ka-vibes, ang ating sinigang na bangus. Ayan, oh, bangus, diba? Wow. Pinakamasarap sa bangus mga ka-vibes, ang kanyang istumak. Ayan yung chan talaga kasi maraming taba at malinamnam. Tapos lalagyan natin yan ng kamatis, sibuyas, and chili negren, pang mayaman. Tapos, syempre, mga ka-vibes, hindi makukompleto ang ating sinigang kung walang kangkong. Ayan ang kangkong, mga ka-vibes. So, para hindi maano yung kamay mo, ang gagawin mo pag nag-ano ng kangkong, is gupitin mo siya. Parang ano lang din talbos ng kamote, ginugupit ko siya kasi ayaw ko siyang kamayin kasi yung dagta ng kamote, nakakamansya ng iyong mga kamay, yung mga palads natin, mga ka-vibes. So ayun mga ka-vibes, so mamaya ipapakita ko ulit sa inyo kung paano natin siya lutuin. Ayan, syempre magpapakulo tayo mamaya ng water flow. Parang igasan muna natin ng konti yung ating sibuyas, lagyan natin sibuyas yung ating sinigang na bangus. Kasi para hindi siya magiging malangsa mga ka-vibes. Kaya naman ako nagluto ng sinigang na bangus mga ka-vibes. Kasi para ang tagal-tagal ko na rin huling kumain ng sinigang na bangus talaga. Aww. Tapos paksiw. Sa paksiw naman sa bangus, gusto ko din. Pero mas bet ko talaga yung sinigang na bangus mga ka-vibes. I just don't know why. Charat! Ayun mga ka-vibes. Mapaparami talaga ang kain ko pag ganito yung ulam natin. Yung ganito yung ulam ko talaga. Kasi umiiwas na muna ako sa mga pork ngayon. Kasi hindi talaga safe ang mga baboy-baboy na ganyan-ganyan mga ka-vibes. Mas di ba rin ang araw-araw gulay mga ka-vibes. Oo, at least iisipin mo na healthy, hindi ka mag-worry about ganan. Kasi the best naman talaga ang isda, ang gulay. Good for the body naman talaga. Good for the internal source resources. Mga ganon. Ayun! So ayun na mga ka-vibes. Opo, tatapusin lang natin to. Tapos magpapakulo na tayo ng tubig para makapag-almusal na tayo. Ay hindi! Tanghalian pala kasi sa almusal kumain ako ng pandesal. Ayan. Saka bihira lang ako kumain ng pandesal sa morning kasi kadalasan ginagawa ko mga ka-vibes. Yung almusal at tanghalian ko pinag-isa ko na. Kaya once a day lang ako kumakain ng ng rice. Pero ngayon, paunti-unti na yung kinakain ko sa umaga, sa tanghali, sa hapon kasi meron akong acid reflux or ganyan. Kaya pagka hindi rin ako pwedeng sobrang busog kasi umaakyat yung acid ko, ang asim ng sikmura ko. Tapos ang hirap-hirap huni nga mga ka-vibes. Kaya kayo, huwag kayo magpapalipas ng gutom ha. Kasi mahirap pagkasakit, lalo na yung mga ulcer. Di pa, ulcer kasi ako mga ka-vibes, nanggigil na ako talaga. Ganon! Ayun mga ka-vibes, alam mo yun? Alam ko yun! So ito mga ka-vibes, tapos na. Natanggal na natin sa cucumber loose ang ating kangkong. Naka-ready na rin ang everything. Tapos, gigisa natin ang ating sibuyas at ahos at kamatis dito sa ating kawali. Ako kasi mga ka-vibes, pag nagluluto ng sinigang, talagang siya, ginigisa ko muna para maiwasan natin yung langsa. Alam mo na diba, ang malangsang isda ay nagmula sa ilog dagat. Alam mo yun. Ito na lang mga ka-vibes, so maglalagay tayo ng mantika dito sa ating kawali para para mabango. Ayan, para makakadobo kahit sinigang siya mga ka-vibes. So, mag-comment na kayo sa baba kung ganito rin ba ginagawa nyo. Yung iba kasi diretso na eh. Alam mo yun, ang iba kasi pag nagluto ng sinigang, parang pakulo na sila, ilagay na nila yung sibuyas, yung bawang, yung kamaris. Pag kumulo, ilagay yung bangos, yung isda, ganon. Tapos, timplahan, tapos ilagay na yung di ba gagamit pa ako ng nor? Ito pala mga ka-vibes, sinigang mix. Yung gabi talaga kasi mas gusto ko yung gabi medyo malapot. Lagyan natin ng mantika mga ka-vibes. So, huwag masyadong marami para mawala lang talaga yung langsa. Ang ganda talaga ng kawali ko kasi hindi siya dumidikit. Alam mo yun. Order lang kayo sa Shopee. Nasa lang yan mga ka-vibes. Sa 700 to 900 ata ito. Ayan, ganda. Hindi siya dumidikit. Ganda-gandang gamitin. Tapos, make sure lang na yung pansandok nyo. Ganito yung pansandok nyo mga ka-vibes para hindi siya masira yung yung non-stick nila mga ka-vibes. So, kung nakikita nyo mga ka-vibes, makapal na yung balbas ko kasi hindi ako nag-ahit. This is Sparta! 4 days na ako hindi nag-ahit, kaya kumapal na siya. Pag kumapal niya mga ka-vibes, nagbumukha na akong si Bin Laden. So ito, mainit na to mga ka-vibes. So ilagay na natin ang ating, unahin natin ang ating as... Ayan, bawang muna. Distance lang kayo para hindi kayo matalsikan mga ka-vibes. Kasi nakakasuko talaga yung mantika. Kaya sa pag-sihaw kayo or na-prito kayo ng bangos, ay nako,
patalsik ng patalsik ang ating manika, kaya mapapasok ka talaga. Kadalasan naman talaga sa mga chef, talagang napapasok talaga yan. O, pag hindi ka chef, pag hindi ka napapasok, hindi ka matatawag na ulirang chef. Ganay, kailangan mo munang mapasok. Ano naman talaga, kailangan mo munang masaktan bago ka matuto sa lahat ng bagay. May ganon! Ngayon, ilagay naman natin na ang kamatis. Ang bango-bango, diba? O, mukhang nagluluto na ako ng pangmayamang ulam, mga ka-vimes. Tapos, dalo mo lang sila together. Ganyan. Sarap ang bango-bango, mga ka-vibes. Talagang nakakagutom na. Nakakagutom na siya, mga ka-vibes. Oo. Ang oras natin ngayon is 11. 11 ng tanghali, mga ka-vibes. So, 11 ng umaga pala. So, ilang oras na lang din. 1 hour na lang. So, 12 na ng tanghali. Kaya, kainan na. Kayo ba, anong oras kayo kumakain pag tanghali? May oras ba kayo? Di ba dapat ang pagkain dapat na sa oras? Mahirap na malipasan ng gutom. Tapos magkaka-ulcer ka. Ang hirap-hirap magkakasakit ngayon, mga ka-vibes. Ha, di ba? Ayan, ang bango, mga ka-vibes. So ngayon, ilalagay naman natin ang ating bangos. At syempre, mga ka-vibes, naka-ready na nga pala yung tubig natin na ilalagay natin sa ating sinigang. So, ilagay na natin ang ating bangos dahan-dahan. Ayan. Tapos, kunting halo-halo lang. Ayan, kimi-kimi lang to. Alam mo yon. Tapos syempre, ayan, naka-ready na yan. So, ang gagawin natin next, ilagay naman natin ang tubig. Ayan, para pakuluin, para maluto ang bangos, saka natin ilagay ang ating talbos ng kangkong. So, ayan. Wow! Ngayon, mga ka-vibes, dahil pang mayaman ang kawali natin, meron tayong takip na glass! Wow! Ito yung pinakamaganda sa kawali, mga ka-vibes, kasi may takip na siya and glass. Kaya nakikita talaga natin yung kaganapan sa loob ng ating mga niluluto. Kaya itakpan na natin siya, mga ka-vibes. So mamaya, balikan natin ulit yan, mga ka-vibes. Saka natin naman ilagay ang ating kangkong. So mamaya ulit, mga ka-vibes! A few moments later. So ito na, mga ka-vibes. Kumuluto na siya. Ayan. So ayan, kumulo na. So, pwede na siya, guys. Pwede na natin ilagay ang ating kangkong. So yung kangkong naman nahugasan ko na rin naman siya, mga ka-vibes. So ito na yung kangkong natin. So kailangan, unahin na natin ilagay yung sili. Thanks. Ganon. Tapos yung kangkong. Lagay mo lang siya. Prats. Oh, di ba? Ang sarap. Amoy healthy, mga ka-vibes. Alam mo, pinakain mo, wala kang isipin yung mga bad side effect kasi gulay ito, mga ka-vibes. So alam natin na kung gano'n ito kasarap. Ayan, so lubog-lubog mo lang hanggang sa maluto yung kangkong na dahon. Dandan lang tayo, madurog yung ating atong bangos, mga ka-vibes. Ang alam mo yun. Ako, mga ka-vibes, ang gusto ko talagang part sa bangos, yung tiyan. Kasi yung tiyan, kasi andun yung medyo mataba-taba, diba? Tapos malinamnam. Yun din yung paborito ng papa ko, pariho kami ng gusto, bangos, yung tiyan talaga. And alam naman natin lahat, diba, na malabang halos lahat naman gusto talaga yung part ng bangos, sa tiyan. Yung iba naman gusto nilang part yung ulo kasi sinisipsip nila, yung ulo, nakaka-dairy. Charot! Ayan, mga ka-vibes, comment ka na sa baba kung anong gusto mo ng part sa isa bangos na isda. Oh, ayan, mga ka-vibes. So, ayan, pakulo na siya. So, takpan muna natin ng konti, tapos balikan natin mamaya pag pwede na. Mga ka-vibes, mamaya ulit! So ito na, mga ka-vibes, ayan, pwede na ang ating sinigang na bangus. At ayan na nga, nakikita nyo naman na parang luto na talaga. Pangit din kasi pag sobrang luto or overcook ang ating kangkong, mga ka-vibes, kasi parang pagkain na siya ng baboy. Ganang pala. Pero tayong kakain ngayon, titimplahan na natin siya, lagyan natin siya ng magic. Ano yung sinigang gabi? Mas gusto ko yung gabi, mga ka-vibes, kasi mas malapot at mas masarap. Tapos haluin lang natin siya, mga ka-vibes. Actually, nalagyan ko na siya, natimplahan ko na, hindi ko lang napakita kanina sa video. Pero, syempre, dagdagan natin ng konti para makita nyo naman sa vlog na gano'n ako magtimpla. So, ngayon, titikman na natin ang ating sinigang na bangus, mga ka-vibes. Alam mo yung sobrang bango niya talaga, promise. Sabaw pala, ulam na talaga. Ang talag-talag. Kaya, paborito ko talaga yung pork na ano, yung pork sinigang na gabi talaga. Yung gabi talaga ang pinaka-the best. So, ayun na nga, mga ka-vibes. Ito na yung ating finished product. Ayan, camera, pakita mo. Ayun, mga ka-vibes. Kung nagustuhan mo itong vlog na ito, bigyan mo ako ng likes, comments, and please subscribe my YouTube channel. Pakishare na din. Thank you for watching. Bye!